Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Bago po ako gumawa ng another English Tagalog grammar, mag-English Tagalog translation muna tayo na kung saan i-apply natin yung mga English grammar na natalakay na po natin. Okay? So, number one, okay? English Tagalog translation po ang ating gagawin ngayon. So, itong number one, sabi dito, we're going to be late. Okay, tatandaan natin itong we're, galing yan sa two words na we are. So, gumamit tayo ng construction, word contraction, okay? Kaya yung we are naging one word, kaya naging we're. So, don't forget yung paglalagay ng apostrophe. Okay? So, pag sinabing we're going to be late, pwede mo rin sabi na we are going to be late. Pero, mas gamitin po itong we're. Okay, yung may apostrophe. Okay, so we're going to be late. In Tagalog, ibig sabihin yan ay mali-late na tayo. So, for example, meron kang kasama sa bahay, aalis na kayo, at sa tingin mo, sa pupuntahan ninyo ay mali-late na kayo. So, pwede mong sabihin sa kasama mo na, pwede mong sabihin na, hurry up! We're going to be late. Okay? Okay, number two na tayo. Okay, tatandaan natin yung I can come back if now's not a good time. Itong now, yung word na now, then may apostrophe na S. Galing yan sa two words na now is. Okay, pinaiksi kaya naging now's. Okay? Pero meron siyang apostrophe. So, I can come back if now's not a good time. Ibig sabihin, if ever na pumunta ka sa isang tao, sa bahay man niya, o kaya sa isang lugar, nakita mo na wala siya sa mood para pag-usapan niyo yung isang bagay na gusto ninyong pag-usapan, o kaya meron kang isang bagay na gustong i-discuss sa kanya at wala siya sa mood, pwede mong sabihin na, I can come back if now's not a good time. Ibig sabihin yan, pwede akong bumalik kung hindi ito magandang pagkakataon na tayo ay makapag-usap. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? So, number three. So, na-discuss ko na yung paggamit ng can and could. Tatandaan natin yung can, mostly ginagamit natin yan sa taong kababs natin, kamag-anak, friends, okay? Yung nakapalagayan na natin ng loob. Kaya, mostly, pag humihingi tayo ng favor sa isang tao, mostly, yan yung mga ka-close natin, humihingi tayo. Kasi, ang hirap namang humingi ng favor sa ibang tao, diba? Kaya, etong ano, sigurado na kung ikaw ay hingi ng pabor sa isang tao, sigurado na yun ay kababis mo. Kaya, gagamit kayo dyan ng can. Okay? So, Can you please do me a favor? Pwede mo ba akong gawan ng pabor? Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Then, ano yung pabor na yon? For example, okay, meron akong letter dito. Okay? Pwede, halimbawa, ikaw, gusto kong humingi ng pabor. Okay? Ano yung pabor na yon? Could you give this to him? Could you give this to him? So, gumamit tayo ng could. For example, this is a letter and I want you to give this to him. Okay? So, gumamit naman tayo dyan ng could. Kasi, pwede kang gumamit ng can. Okay? Can you give this to him? Kaya lang, pagka yung pabor natin, talagang importante na gawin ng isang tao na hinihingian natin ng pabor. Okay? For example, itong letter nga na to, so naglalaman ito ng importanteng bagay. So, gagamit tayo dyan ng could. Okay? Tatandaan natin kung talagang matindi yung pangangailangan natin na mayroon tayong ipapagawa sa isang tao, gagamit tayo dyan ng could, kahit na yun ay kapalagayan natin ng loob or kababs natin. Okay? So, could you give this to him? Okay? Yung him, ang tinutukoy natin dyan ay siya. Pero yung siya na tinutukoy natin ay lalaki. Pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Okay? Pero kung babae yung tinutukoy mo, okay? Could you give this to her? Okay, pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Kasi babae yung tinutukoy mo. So, pwede mo rin sabihin na, could you give this to Peter? Kung gusto mong sabihin talaga yung pangalan kung kanino ibibigay. Kaya, could you give this to Jennifer? Okay, pwede ganun. So, itong number four, halimbawa, meron akong kausap, ikaw kausap ko, nakikita ko na yung ginagawa mo ay labag sa kalooban mo. Okay? Pwede kong sabihin sa iyo na, you don't have to do this. Ibig sabihin ay, hindi mo kailangan gawin ito. Okay? Kung ano man yung bagay na yan, na labag sa iyo,
pwede kong sabihin na you don't have to do this. Okay? So, gumamit tayo dyan ng don't at saka have to. So, yung have to, ipinapakita dyan na yung paggamit ng have to kasi guys, yan yung bagay na talagang kailangan mong gawin. Okay? So, you don't have to do this. Hindi mo kailangan gawin ito. Kung ang subject ay I, we, tsaka they, gagamit tayo dyan ng don't. Okay? Don't. Pero kung ang subject natin ay he or she, singular yung subject, doesn't ang gagamitin natin. Okay? Tatandaan natin ito galing sa two words na do not. Then, ang nangyari dito, pinaiksi natin yung two words naging isa kaya naging don't. Yung doesn't, galing naman yan sa two words na does not. Okay? Two words, naging isa kaya naging doesn't. So, ito singular, kaya gumamit tayo ng doesn't. So, itong I, singular din yan. Ibig sabihin yan sa ano kasi, sa Tagalog ay ako. So, singular siya, mag-isa lang. Kaya lang, mayroong mga exemption to the rules in English na kung saan ito, singular, pero ang gagamitin natin ng verb ay plural. Okay? Plural. So, kasama to sa exemption to the rule. So, kapag ang subject natin ay I, hindi tayo pwedeng gumamit dyan ng singular na verb. Okay? Pagdating dito. Kaya, tatanggap tong I ng plural na verb, which is yung don't. Okay? Ano pa? Pag ang subject ay you. Okay? You don't have to do this. Okay? So, how about this one? Thank you, but I have to do this. Ito na yung reply. Okay? So, for example, kausap kita, you don't have to do this. Yan, hindi mo kailangan gawin ito. Pero, isasagot mo naman sa akin, thank you, but I have to do this. Salamat. Parang ibig sabihin niya, nagpapasalamat ka sa sinabi ko. Salamat, pero kailangan kong gawin to. Okay? But I have to do this. So, ito kasi gumamit tayo ng don't, negative form. Okay? Ito naman, negative statement to. Nagpapakita ng negative statement. Dito naman, I have to do this. Ito naman yung statement na tinatawag natin affirmative. So, wala tayong makikitang don't or doesn't. So, pagdating naman dito sa have to, pagdating sa affirmative, tatandaan natin, pag ang subject ay you, I, we, at saka they, gagamit tayo dyan ng have to. Okay? Pero kung ang subject natin ay singular, he at saka she, ang gagamitin na natin ay has to. Okay? Has to. So, for example, she has to do this. He has to do this. Okay? Pero kung ang subject ay I, so I have to do this. We have to do this. They have to do this. Okay? So, sana huwag tayo malito dyan. Then, do you want me to go with you? So, ito, di ba? Gamitin to in everyday conversations. Kasi ang ibig sabihin nito guys, gusto mo ba akong sumama sa iyo? Okay? Gusto mo ba akong sumama sa iyo? So, do you want me to go with you? Yun yun sa English, okay? So, importante sa mga beginners guys, na mag-aral tayo ng mga English-Tagalog translation, okay? Sa mga beginners lang po. Kasi makikita natin dyan kung paano ginagamit yung tamang grammar at saka yung tamang pagkasunod-sunod ng mga words. Alright? Okay guys, itong number 7, merong conversation between A and B. Sabi ni A, Miss, are you okay? Ibig sabihin na, Miss, are you okay? Miss, okay ka lang ba? Okay? Sabi naman ni B, yung tinatanong, sabi, no, I'm not. Okay? Ibig sabihin, hindi ako okay. Yun ang ibig sabihin niya. No, I'm not. I'm cold and hungry. Okay? Pag sinabing no, I'm not, ibig sabihin yan ay hindi ako okay. Okay? Pwede mo sabihin no, I'm not okay. Pwede mo rin sabihin na no, I'm not. Tatandaan natin to, constructed form to ng two words na I am. Okay? I am. Yung I am naging one word kaya naging I'm. So, I'm not. Pag sinabing I'm cold and hungry, ibig sabihin giniginawa ko at nagugutom. Ibig sabihin yan, I'm cold and hungry. I don't know what to do. Ibig sabihin na, I don't know what to do. Hindi ko alam ang aking gagawin. Okay? Kasi itong know, ibig sabihin alam. Okay? Negative form, kaya gumamit tayo dyan ng don't. So,
hindi alam. Sinong may hindi alam? Ako. Kaya yung subject kasi, di ba, nasa unahan. Kaya, I don't know what to do. Di ba, pag sinabi, I don't know what to do, sa Tagalog kasi yan, parang, ang ibig sabihin niyan, hindi ko alam ang gagawin, or hindi ko alam kung ano ang gagawin. So, sometimes, yung kung, wala na yung salitang kung. Ano na lang, ano. Yan. Kasi ibig sabihin ng salitang what, ano. So, parang, sinabi mo na ganito, hindi ko alam ano ang gagawin. So, sa English, wala na yung kung. Okay? Hindi ko alam ang gagawin. So, pag sinabi, I don't know what to do, hindi ko alam ang gagawin. Okay? So, sabi naman ni A, don't worry, cause I'm gonna help you. Okay? Huwag kang mag-alala, kasi tutulungan kita. Okay? O kaya, huwag kang mag-alala, dahil tutulungan kita. So, ibig sabihin ng don't, galing yan sa salitang do not. Okay? Yung cause, galing yan sa salitang because. Okay? Okay, so sometimes sinanggal na tong be, tapos nagkaroon ng apostrophe. So, piniksi yung because naging cause. Okay? Cause, okay? I'm gonna help you. Tandaan natin tong gonna, galing yan sa going to. Okay? Piniksi yung going to. Okay? Constructed form to, yung going to naging gonna. Yung going to, pinaiksi yan. Pag pinaiksi natin yung salitang going to, magiging gonna. Okay? So, I'm gonna help you. So, ibig sabihin yan, I'm going to help you. Pero, yung paggamit ng gonna, ginagamit lang yan in casual conversations. Hindi ginagamit yan sa pagsusulat ng mga formal, alimbawa sa formal letters. Okay? Sa pagsusulat. Halimbawa, gagawa ka ng liham, hindi ka pwedeng gagamit ng gana kasi mostly ginagamit lang yan in spoken English. Ibig sabihin, ginagamit yan sa pakikipag-usap lang. Informal to na, informal na constructed form ng going to. Okay? So, number 7 na tayo. So, for example, kausap ko si Alex, okay? Kailangan ko nang umalis kasi mali-late na ako sa job interview. So, sasabihin ko, okay Alex, I have to go. So, gumamit tayo dito ng have to. Okay? Itong have to modal verb siya na ang ibig sabihin ay yung isang bagay kailangan mong gawin. So, ang katumbas ng have to, sa ibang modal verb, ang katumbas niyan ay must. So, parang sabihin mo na, parang pwede mong sabihin na I must go, okay? Or I have to go. So, kailangan ko nang umalis, okay? So, gagamit ka ng have to plus yung base form ng verb. Yung base form ng verb, yun yung salitang ugat ng verb. So, walang ing. Kaya hindi pwedeng I have to going. Hindi pwedeng. O, have to plus yung plus yung base form ng verb, okay? So, next, I'm gonna be late for my job interview, okay? So, gumamit na naman tayo dyan ng gana. So, ibig sabihin na, I'm going to be late, okay? For my job interview. Mali-late na ako sa aking job interview. Okay, number 8. If you need anything, just ask grandma. Ibig sabihin niyan sa Tagalog, kung meron kang kailangang anumang bagay, magsabi ka lang kay Lola. O kaya, kung meron ka mang kailangang anumang bagay, sabihin mo lang kay Lola. Pero ang pinaka-direct to the point niyan sa Tagalog, kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Lola. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang kay Lola. Yun yun. Okay? Okay guys, number 9. Hey Alex, I bake some cookies. Would you like some? So, for example, ikaw si Alex. Hey Alex, okay? Nag-bake ako ng cookies. O kaya, nag-bake ako ng ilang cookies. Okay? Would you like some? Gusto mo ba? Ibig sabihin yan. Gusto mo ba? Tatandaan natin yung paggamit ng some sa English kasi may time na gumagamit sila ng some, salitang some, ibig sabihin yan sa Tagalog ay ilan. Okay? Ang ibig sabihin nito guys, sometimes yung salitang some, ginagamit niyan kapag ka ayaw mong ibigay or ayaw mong banggitin kung ilang bagay yung tinutukoy mo. Okay, alimbawa, yung some cookies, ibig sabihin, ilang mga cookies. Okay?
nag-bake ako ng ilang mga cookies. Okay? Gusto mo ba? Would you like some? Gusto mo ba? Ibig sabihin, would you like some cookies? Kasi sa English, guys, pag nabanggit na nila sa unang pangungusap, sometimes, hindi na nila uulitin yung word na yun. Ayaw nila ng paulit-ulit na words. Kaya, would you like some? Ibig sabihin yan, would you like some cookies? Yan. Gusto mo ba ng ilang cookies? Okay? Would you like some? So, Peter, what are you doing here? So, alimbawa, nagkita kayo ni Peter sa isang lugar na hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect na si Peter makikita mo doon. Okay, pwede mo siyang sabi, Peter, okay? Peter, what are you doing here? Okay? Peter, anong ginagawa mo dito? Okay? So, mostly, yan yung expression na ginagamit kapag ka hindi mo inaasahan ng isang tao, makikita mo sa isang lugar. So, magugulat ka na lang kung anong ginagawa niya. Kaya, tatanungin mo siya, oh, Peter, what are you doing here? Okay? Next. Kung mayroon tayong bagay na sinusumbat sa ating kausap, paanong ang isang bagay ay nagawa sa iyo? Hindi mo inaasahan na yung isang bagay ay gagawin ng taong kausap mo. So, for example, mayroon akong friend, sinaktan niya ako, mayroon siyang hindi magandang sinabi sa aking isa pang kaibigan. So, sisihin ko siya, paano mo ito nagawa sa akin? O kaya, for example, mayroon akong boyfriend, inagaw mo, halimbawa, ikaw yung kausap ko, inagaw mo yung boyfriend ko, so parang sinaktan mo ko samantalang best friend mo ko, paano niloko mo ako? So, paano? Ibig sabihin niya, how could you do this to me? Ibig sabihin, paano mo nagawa ito sa akin? Okay? So, yun yan. Number 12, can you blame me? Ibig sabihin ng can you blame me, ito kasi salitang yung blame, salitang sisi, okay? Masisisi mo ba ako? Ibig sabihin niya, masisisi, okay? Masisisi mo ba ako? Can you blame me? Yan ang ibig sabihin niya, okay? Next, I'm sorry. Alimbawa, mayroon akong bagay na nagawa, okay? So, nagsasorry ako sa iyo. Then, talaga yung pagsasorry ko, talagang totoong-totoo. Kaya sasabihin ko sa iyo na, I'm sorry, okay? It won't happen again. Hindi na mauulit iyon. Tatandaan natin yung won't, galing yan sa two words na will not, okay? So, pinaiksi. Kaya naging won't, okay? It won't happen again. Ibig sabihin na, it will not happen again. So, ibig sabihin ng it will not happen again. Ibig sabihin ng it won't happen again, hindi na ulit, okay, mangyayari iyon, o kaya, hindi na ulit mangyayari ito. So, ibig sabihin nito, sinisigurado ko sa iyo na kung ano man yung nangyari, ay sisiguraduhin ko na hindi na ulit mangyayari iyon, o kaya, hindi na ulit mangyayari ito. Yan ang ibig sabihin nito. Pwede mo rin sabihin na, halimbawa, nag-promise ako sa iyo, di ba ako nagsasorry sa iyo? Nagpa-promise ako sa iyo na yung isang bagay na tinutukoy ko ay hindi ko na ulit gagawin. So, hindi ko na, I won't do it again. Tatandaan na natin pwedeng, I will not do it again. Ibig sabihin ay, pag pinixi, di ba, magiging, I won't do it again. So, ibig sabihin, hindi ko na ulit gagawin ito or hindi ko na ulit gagawin iyon. Okay? So, tatandaan natin kapag ka nagpa-promise tayo ng isang bagay na hindi na natin gagawin, gagamit tayo dyan ng salitang will. Kaya lang, tatandaan natin yung will na pag pinaksi magiging won. So, yun yun, I won't do it again. Hindi ko na ulit gagawin yun or hindi ko na ulit gagawin ito. Okay guys, number 14. Okay, I'm sorry. Okay, pag sinabi I'm sorry, di ba humingi tayo ng sorry, alam na natin yan. So, dito na tayo, mag-translate. I should have called you first. Tandaan natin, guys, gumamit tayo dito ng should. Tatandaan natin yung should. Ginagamit yun sa recommendation, suggestion, o kaya kung meron kang obligation na gawin ang isang bagay. Kaya lang, pinagsama na yung should have, okay? Gumamit ng should have, ibig sabihin, kung meron kang isang bagay na dapat ginawa mo in the past, okay, nakalipas na, hindi mo nagawa. Okay? So, para kang nagsisisi na dapat ito yung ginawa mo. So, yun yon. Okay? So, ang katumbas niyan sa Tagalog kasi, sa Tagalog, yung should have plus yung verb, ibig sabihin niyan, dapat sanang. Okay? Dapat sanang. Kaya pag sinabi, I should have called you first, ang ibig sabihin niyan, ako
ay dapat sanang tumawag sa'yo muna. O kaya dapat tumawag muna ako sa'yo. Tatandaan natin pag sinabing, when will you be back? Tinatanong mo yung kausap mo, ibig sabihin niya, kailan ka babalik? Okay, kailan ka babalik? When will you be back? Okay, next. Pag sinabing tomorrow morning, ito na yung sagot. Tomorrow morning, ibig sabihin, ito yung sagot dito sa when will you be back? Kailan ka babalik? Okay. Pag sinabing tomorrow morning, bukas ng umaga. Okay? Ito, merong conversation si A at saka si B. We don't have much time. Pag sinabing we don't have much time, wala na tayong masyadong oras. Kaya, alis na tayo. So, let's go. Okay? Sabi naman ni B, excuse me, where are we going? Excuse me, saan tayo pupunta? Okay. Tapos, I'm not going unless you tell me. Ibig sabihin, hindi ako sasama or hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi. Okay? Kasi sabi niya, excuse me, where are we going? Excuse me, saan tayo pupunta? Tapos sabi niya, I'm not going unless you tell me. Ibig sabihin ng I'm not going, kasi pinag-uusapan yung pag-alis, di ba? Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi. Yan yan. Next. We're going to eat. Okay? Tatandaan natin to, constructed form ng two words na we are. Okay, so gumamit tayo ng construction we are. So nag-construct tayo dito yung two words naging one word na lang. So we are naging we're. Okay, so yung salitang we are, two words, kinonstruct natin naging one word na lang. Kaya naging we're. Yung we're may apostrophe po yan bago re. So we're going to eat. Ibig sabihin, tayo ay kakain. Okay? O kaya tayo ay aalis para kumain. Yun ang ibig sabihin, we're going to eat. Ibig sabihin, tayo ay kakain. Is that okay? Okay ba yun? Okay? Is that okay? Okay ba yun? Ibig sabihin yan. So, yung is that okay? Ibig sabihin yan, okay ba yun? Yung that, tatandaan natin, tumutukoy yan sa pagkain. Okay? Okay ba yun? Okay ba yung... Ibig sabihin, okay ba na kumain tayo sa labas? Is that okay? Okay guys, abagan po natin ang susunod ko na English Grammar Tagalog. Pansamantala guys, may mga videos po ako na ilalagay dito. Pwede nyo pong i-click para mapanood po natin. Kaya guys, pakicheck po yung other videos ko. Nandito po yung listahan sa description po sa baba ng video na ito. Para mapanood po natin ang iba ko pa pong mga English Grammar Tagalog. So guys, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much guys.